Okay, so paano ba biyakin itong makina sa MIUI 125? So ang gagawin natin, wala naman tayong power tools or special tools, so mag DIY tayo. So kanina pumunta ako ng city, ng Dumaguete City, tapos binili ko to. Ito ang gagamitin natin para sa DIY. So, ito, ayan. So, ito lang ang gagamitin natin. Tsaka, ito. Sorry, walang cameraman. So, ito ang gagamitin natin. Ayan. Okay, saktong-sakto talaga. Ayan. So, ito ang gagamitin natin. Puller to. Puller ito sa flywheel. Yung ginamit natin. So, hindi na natin gagamitin to. So, ang kasunod natin gagamitin, itong lumang rear sprocket. So, kahit anong sprocket, ang gawin nyo kasi makapal to. Ayan. So, i-weld natin yan pag ganyan. Ayan. Ayan. Weld natin ganyan. Tapos, pag na-weld na yan, dyan na sa munti ka na. Dyan. Ayan. Pag na-weld yan, tapos magbutas din tayo ng katapat ng butas ng lagyan ng bolt. Kasi i-bolt natin dito, tsaka dito. Tapos dito tayo mag-adjust para luluwag na. So pakita ko na mamaya, ipa-welding ko muna ito sa shop. Kasi yung welding machine ko sira. So, pa-welding muna natin. So, ito na guys. I-weld ko na itong yung pang puller natin, yung tri-leg na puller. So ganito na ang itsura niya. So ayan. Hirap talaga pag walang nakawa video. So tatlong bolt ang gagamitin ko dito. Ito, tapos isa dito, tapos ito. Dito ko pinili kasi mas kuan, mas malakas yung kapit kaysa sa iba na baka mag-loose thread lang or mabiyak lang ang makina or may crack. Sana wag naman. Pero ito na yon, balik tayo. So ito na yon, ginawa ko ito yung may butas, tapos ito butas din ang isang bolt dito, yan ko pinasok yan, tapos yung isa hirap kung walang taga video dito, yung isang butas. Yan. So, so sintro na sintro, yan yung mismo ng axle ng crankshaft. Yan. Yan o. Yan, sintro na sintro yan.
Yan. Kapag napasok na to, ito, nag-repress na yan. Ayan. And so, may kulang pa. Yung isa, malayo kasi. Ayan. So, malayo ito. So, may ginawa ako na sa sprocket. Itong sprocket na to ay sa yung maliliit yung butas dito katulad ng mga alpha, web alpha. So, maliit yung butas. Tapos, may ginawa ako dito kasi mas malayo ito. Hindi na mabutasan kasi mas malayo. Kumuha ako ng pang XRM125 na sprocket. Tapos, kinat ko dito. Ang butas na ito, ibubolt ko dito. Tapos, dito yung isa. May nakat na ako dito. So, ito. Yan. Dito yan. Sa wave 125 ito. Na sprocket. Malaki yung butas. Yung kaninang sprocket sa pang wave 100 yon. Ayan. So, kinat ko to. Tapos, ilalagay ko dito. Yan. So, yung butas niya dito. Ayan. Yan. So, sakto sakto, no? So, yung butas dito naman, sakto naman sa bolt. Yan. Sakto yan. Oh. Lagyan ko muna ng bolt at nut dito para may tigas siya na hindi mahatak kapag pinihit na ito. Hindi mahatak basta-basta dito. Okay. So, ito na yon mga ripapips ang kabubuuan ng ating ginawa. Na yon. So, i-set ko muna dito. So, ayan mga ripapips, pasensya na. Nandito ako sa batuhan kasi yung shop ko may mga bato-bato. Ito, na-setting ko na mga ripapips. Ayan. Ayan, na-set ko na. Dito ko nilagay. Tapos, dyan. Dyan. Ganito yung tsura. Yung sa tunga. Yung dito ang nagpo-push. So, try natin i-push. Tumagalaw yung crankshaft. Wala tayong taga video. Yan. Dahan-dahan lang mga ripapips. Yan, tumunog na. Tingnan natin. Ayan, nabiyak na mga ripapips. Hindi biyak yung biyak, ha? Biyak na yung pagkakalagay niya ng... Kasi wala tong gasket dito sa mga MIUI 25. Divcon lang siguro ang nilagay dito. Or epoxy. So, tuloyin natin. Dahan-dahan lang mga ripapips. Yan, tumunog naman. Sa ilalim siguro yon. Dahan-dahan lang. Hanggang sa mahugot natin. Yan, tumunog na naman. So, unti-unti na siyang umaangat.
Ayan. Tumunog na natin sa yan. Yan. Okay, speakers, okay. So, ayan mga repapips. Gumalaw na yung kabilang crankcase natin, ayan. So, ang nagkabit na lang nito yung sa side bearing natin. So, pipihitin pa natin ng konti hanggang sa matanggal yung side bearing natin dito sa crankcase. Ayan. Yan. So natanggal na yung yan. So tanggal na ating crankcase. So yan na, kita na yung ating crankshaft. So mahuhugot na natin yung crankshaft. Yan. Sana may natutunan at pwede nyong gawin ito. Sundan lang yung ginawa ko na step by step. Maraming salamat sa panonood.